Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon, nandito pa rin tayo sa pabahay ng gobyerno dito sa may Naik, Cavite. At ito, ipapasilip ko rin sa inyo yung isa pa sa mga bahay ng isa sa mga beneficiary ng pabahay ng gobyerno na kung paano nila pinaganda, pinaayos at para maging mas komportable sa kanila, sa kanilang pagtira dun sa bahay na yan. At makikita natin na napaka-elegante ng dating, no? At masasabi natin talagang dahil nga yung beneficiary, minamahal nila yung bahay na binigay sa kanila ng gobyerno, talagang pinagbubuti nila na para sa kanilang kapalagayan yung magiging komportable ba sa pagtira nila. Talagang pinagaganda nila at pinaayos nila yung kanilang bahay na inaward sa kanila ng gobyerno o ng INITSA. Okay, so ayan, silipin na natin, ha? Lipat natin para mas lalo ninyong makita ng mas maayos at ang mas malino at kung gaano kaganda. Para sa akin, napakaganda talaga. Medyo slight pa lang yung nasisilip natin sa bahay, pero makikita natin na napaka-elegante ng dating. Talagang yayamanin yung magiging look niya. Okay, lipat natin, ha? Ayan, pasok tayo, ha? At ayan, makikita nyo, may gate na. At ito yung ginawa nila, magandang umaga. At nakikita nyo, nilagyan ng kisame. At ayun, may light design na medyo nag-iiba-iba ng kulay. At makikita nyo naman kung gaano kalinis at kapulido yung pagkagagawa nung kisame. Pasok ako, ha? Kisame pa lang yan, no? Pero makikita na natin na kung gaano kaayos at kaganda yung pagkakagawa. Ayan, no? Hanggang doon sa likod. Diba? Ang galing, no? At may ilaw na nag-iiba-iba, parang dancing light, no? Nag-iiba-iba na smooth, no? Yung paglilipat-lipat, nakikita nyo ba? So, ayan, no? Nagiging green, blue, purple, tapos parang white, yun, may red. So, dancing light na napaka-smooth na ng transition ng paggalaw ng ilaw. At syempre, makikita ninyo, merong chandelier, di ba? At saka yung mga fin light. At saka makikita nyo, ang ganda rin ng design nito na parang classic, parang wood, no? Yung dating nung design niya na yun. At syempre, ayan, papayos, kisame pa lang yan. At the same time, kunti na lang siguro. At makikita natin, pinasok na natin, house raid tayo dito sa isa sa mga beneficiary nung bahay. At yan, oh. Ang ganda, ang galing. Ang ganda ng pagkakagawa. At syempre, yun, inano na rin natin, medyo nag-aayos pa sila, kaya hindi ko na pinakikita sa inyo yung baba dahil nag-aayos pa nga lang sila. At yun, transfer na rin yung tawag dito, lababo na nandito yung lababo, no, sa lugar na to. So, minove nila papunta doon sa likod sa extension. At ayan na nga, oh. At dito na nilagay. So, diba? Ito yung lababo. Nilipat na nila dito sa likod at magkakaroon ng kwarto, no, para sa mga chikiting, no, kung kanino man ang magiging kwarto ito nga. Dito sa likod na yung extension. So, binuo na nila, kinumpleto na nila. At yun, makikita nyo yung lababo nga. Tapos ito yung small room para sa mga bata. Kung kanino man po pwede, sa mag-asawa, or bahala na sila yung mayari. At ito yung nakikita natin. Ang galing, no? So, kung gusto nyong magpa upgrade, meron kayong extrang pampagawa at para mapaayos ninyo, po pwede kayong mag-comment at ibibigay ko sa inyo yung contact person na nag-aayos ng mga bahay na to. Diba? Kasi kung maayos na naman yung ano mo talaga sa bahay, pagandahin mo na. Okay? Sorry. So, ayan, nakikita nyo kung gaano kaganda, diba? Kung kakagawa. At, kung sino yung mga beneficiary pa ng pabahay na katulad nito, gusto nyo paayos, meron kayong extra pampagawa, pwede kayong mag-comment sa ating sa comment section sa ating YouTube channel at ibibigay ko sa inyo kung sino yung salarin sa mga gumagawa nito ng ganitong kaganda. Napaka-affordable din yung price niya. Hindi naman siya pricey maningil din.
At marami na rin tayong, mga ilan na ba? Tatlo, dalawa, no? Medyo okay naman yung affordable. Masasabi kong affordable din yung ano. Hingi niya sa paggagawa ng mga ganito. No, depende sa magiging usapan niyo kasi ayan oh, makamasa din yung gumagawa nito eh. Kaya okay. Ay, magandang umaga po. Hello po. At yun na. Tama ko kayo sa video ko na eh. Okay lang. Sinanay yung ano ba yun? Sinanay yung senyo nai. Yeah, sinanay yung beneficiary dito sa babae na to. At yun, pinagaganda nga talaga nila yung kanilang bahay at kikita na naman natin kung gaano kaayos. At syempre, tuloy-tuloy pa yung gawa niyan. Kaya makikita nyo, magulo pa, may mga alikabok pa. Pero nakikita na natin yung improvement. Yan pa lang yan, ha? So, pagka naayos nyo lahat yan, yung masasabi natin, talagang napakaganda. At, hindi mainit, no? Ano nilagay? May nilagay ka sa loob? Gypsum board lang? Hindi mainit, no? Ayun, no? Nararamdaman ko rin na hindi na mainit dito sa loob ng bahay. Kumpara dun sa mga wala pa talaga at iba may kisame. Pero iba yung ambience dito. Malamig yung lugar. Kahit wala naman silang aircon. Pero nararamdaman ko na cool na yung nung ano ng kwarto. At saka yun, isa sa nagandahan ako. Yung transition ng dancing light. Masasabi ko dancing light. Kasi smooth siya. Dahan-dahan lang. Kikita nyo. Parang napaka-sweet. Parang slow-mo yung pagkakaano ng ilaw. Okay, so yun. Kikita natin na pwede natin gawin sa babahe ng gobyerno na ibinibigay sa atin ng insay ng gobyerno, no? Na para pagandahin, ayusin sa kung ano tayo para magiging komportable tayo na talagang masasabi natin. Ibahay na nga natin, di pagandahin na natin. Saka yung transition ng ilaw mo, no? Napaka-cool, no? Yung parang slow mo na ayun, parang, alam mo ba yan? Ang lamig. Ang lamig nung dating niya. Yung hindi parang plak-plak, parang blink-blink agad. Ito parang dahan-dahan na galing, no? Ayan. Meron pa tayong isang house raid dito para makita nyo rin kung paano pinaganda ng isa sa mga beneficiary nung tawag dito ng pabahay ng gobyerno. At similar dun sa ano, pero iba naman yung tawag dito, yung impact at a color na makikita niyo para magkaroon na kayo ng idea kung gaano talaga ka-elegante. Dahil syempre, kung ikaw nga naman yung may-ari ng bahay, ano pag gagawin mo sa bahay, di ba? Ayusin at pagandahin. Para naman, di ba, yung sinasabi ko nga ay para sa maging kakomportablihan mo na ikaw na mismo yung nakatira, di ba? Ayusin na natin, pagandahin na natin para mas maging magaan din sa pakiramdam na natin yung pagtira natin sa mga pabahay. Okay, lipat na natin para makita niyo. So ayan, nasisilip na natin at ayun, makikita niyo. Meron pang yung chime ng parang good luck. At makikita niyo rin yung ibang, ito naman parang pink ang dating ng kulay pero parang nagiging brownies ng kulay nung ceiling at similar na similar dun sa isa rin na ano pero yung kulay lang ng pinagkaiba nung ano nung akisame. So ang may lights din siya at ito yun. Kikita nyo talaga yung ano ng ilaw na talagang dahan-dahan lang. Sir, pasok ako, okay lang? Napaka cool nung dating at ang galing. 'Di ba? Hindi ka maano doon sa impact ng ilaw at makikita natin na napaka ayos at napaka tsaka kainaman din ang linis nung pagkakagawa, no? Pagkakatrabaho. 'Yun yung kasi importante. Maganda nga yung nagiging design, nagiging ano, pero kung yung trabaho na makikita naman natin na hindi maayos, pero ito masasabi natin talagang goody talaga lahat. 'Di ba? Wala. Parang wala kang itatapon. Talagang masasayahan ka doon sa gumagawa ng mga ganitong design ng kisame. At yun, oh, doon sa likod, ayan, oh. Diba? So, bahala na kayo kung ano yung gagawin ninyo. Basta kung sa pagiging komportable ninyo, eh makikita niyong maayos at maganda. At magiging, diba, happy kayo sa kalalabasan ng ceiling na to. At yun, oh. Magiging ganda lahat. So yung napapansin ko lang talaga yung nakikita yung lights nila na nag-iiba-iba ng kulay. Smooth lang, no? Parang ano lang yung ano nung pag-ano transition ng lights. So ayan, makikita nyo.
Diba ang ganda? Ang galing. At makikita mong napakaayos. Sa kainaman, yun nga sinasabi ko, talagang hindi siya nag-ano nung sa bayad sa kanya. Depende sa magiging usapan ninyo. Kasi, pwedeng ababayaran mo sa kanya yung trabaho lang. Ikaw na bibili materialis, pupwede rin naman siya sa kanya na lahat. Depende sa kung ano mapapag-usapan at pagpapagkasundan nyo. Pero nakikita ninyo, talagang sa, para sa akin, recommendable yung gumagawa nito. Kaya kung gusto nyo magpagawa, pwede kayong mag-comment sa ating comment section at ibibigay ko sa inyo yung contact number niya. Or po pwede ko na rin tapusin yung video, makikita nyo sa bandang dulo yung kanyang contact person, yung contact niya, no? Kung sino yung talagang mga salary ng pag-aayos na kung ganito kaganda. Tsaka napaka-mura din lang yung kanyang ano, pagkakasingil ng mga sa kanyang labor, sa kanyang paggagawa. Yung ginawa sa kwarto, may dalawang lights na parang chandelier. So wala na masyadong ano at makikita natin yan lang din. Oh. Diba? Ganda. At the same time, kung gusto mong siyempre ipagawa yung likod mo, ayan o. Oh, continue na, pabubungan. Apo, pwede mo nang gawin na bahala ka na kung anong gusto mong gawin yan. Ganun, kwarto. So yun yung isa pa sa beneficiary na pinaayos, pinaganda niya na yung kanyang bahay. Diba? Ganda. Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel at saka mga nag-view-views. Maraming salamat din po kay nanay. At yun, nagtago na. At syempre, kung gusto nyong magpagawa din, meron ko yung extra pang paggawa na ganito, pagandahin yung bahay ninyo, na inawad sir niyong tubiyan, no? Pwede kayong mag-comment at ibibigay ko sa inyo yung contact number, yung salary na mga gumagawa nito. Okay, go na tayo. Salamat, salamat. Thank you.